This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station PlainsFM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gininto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gininto ang gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos, nandito na naman ang ating palatuntunan, Ginintuang Gabay, o sa ating English Golden Guide, o sa mga Cebuano, Bulawanong Giya. At salamat sa Panginoong Diyos, nag-iingat siya sa atin sa buong linggo, at salamat, maganda ng ating panahon. At salamat sa umagang ito, mga kaibigan, na palagi siyang mabuti sa atin, nagpapala sa atin lahat Pilipino dito sa Christchurch o sa buong New Zealand, pati sa ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid, magandang magdasal muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating palatuntunan. Magdasal tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito, salamat sa iyong kabutihan, salamat ikaw nagpapala sa iyong tauhan sa buong mundo. Panginoong Diyos, salamat ang iyong mga tauhan hindi kamalimutan sa araw na ito. Salamat din sa aming mga kapatiran, mga Kristohanon o Christians, na kahapon nagsamba din ang aming mga kapwa Kristo. Chano, mga Seventh-day Adventist o mga Sabadista. O sa araw naman ito, Linggo, Panginoong Diyos, salamat lahat ng mga grupo, mga organisasyon sa reliyong Kristiyano na ikaw pagsambahin sa Espiritu at Katotohanan. Panginoong Diyos, salamat na sa mensahe din sa umagang ito, salamat ikaw magpapala, pati ang aking bisita, si Brother Alfred. Panginoong Diyos, salamat ikaw magpapala sa aming lahat. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos sa umagang ito. Meron tayong panauhin, meron tayong guest na o bisita sa ating programang Ginintuang Gabay o Golden Guide. Bago tayo mapakinggan natin ang mga salita ng Diyos, gusto kong mapakinggan nyo muna ang ating panauhin. Meron din akong tanong sa kanya at meron din mga bersikulo na dapat natin pakinggan sa ating mga baho dito sa New Zealand, particular here on Christchurch. Brother Alfred, ipakilala mo ang iyong sarili, saan ka, o anong buong pangalan mo, kasi Alfred lang ang nalaman ko sa iyo. Magandang umaga sa iyo, kapatid Alfred. Magandang umaga rin, ano. Ako nga pala si Alfredo N. Tolentino Jr., 49 years old, taga Antipolo. At first time ako lang dito sa New Zealand. First time din dito sa broadcast na to, po, sa para sa interview. Yun lang po. May apat na anak.
Pero dalawang adopted. Salamat po. Ang biological children, dalawa lang. Dalawa lang. Salamat. Morsab kas Tolentino, brad. Salamat sa umagang ito, mga kaibigan. Bago kami mag... meron akong konting mga tanong sa ating kapatid. Naobserbahan ko siya, masipag, mabuting tao, at responsableng ama at asawa. At bago tayo magpatuloy, no, magandang pakinggan muna natin itong birthday song. Ihandog natin to kay Brother Philip. Brother Philip, binabati ka nami sa palatuntunan ito, Golden Guide o Ginintuang Gabay. Sa iyong belated na malanto, belated happy birthday, pero salamat sa Panginoong Diyos na ang Panginoong Diyos nagpapala sa iyong buhay. Ang iyong mga pamilya nandito na din sa Pilipinas. At itong awit na to, magbigay din sa iyo ng mensahe. Kasi ang mensahe sa awit nito, ito din ang sasabihin sa iyong mahal na asawa, pati ang iyong mahal na mga anak at ang iyong mga kaibigan. Ito, happy birthday aking mahal. Ito ang isabi sa iyong mahal na asawa na magsabi din siya sa kanya. Sa iyo, happy birthday aking mahal na Philip. O sa iyong mga kaibigan din, ito din ang isabi sa iyo. Pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid, para sa birthday o belated happy birthday to Brother Philip, kapwa manggagawa, kapwa Pilipino, kapwa Kristiyano. Pakinggan natin, ito ang happy birthday aking mahal. Happy birthday aking mahal, marami pa sana kaarawan, at sa araw ng iyong pagsilang ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday aking mahal, tangit ko sa iyong iaalay, at dalangin ko'y mabigyan ka ng ligayang dulot, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling ng mga taong sa'yo nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift at birthday kiss. Maligayang body, mga pangarap mo sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad, hindi marami pang birthday ang magdaan. Happy birthday aking mahal, ang tangi ko lamang sa'yo maiaalay, ay ang dalangin ko na sana'y magbigyan ka gayang tulad sa iyo'y walang hanggan.
mga pangarap mo sana ay makamta sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahanga, hindi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana ay matunda sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahanga, hindi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Salamat sa Panginoong Diyos. Napakinggan natin ang magandang awit, Happy Birthday Aking Mahal, para sa ating kaibigan, kapatid, kapwa Pilipino, kapwa manggagawa, Brother Philip. Magpatuloy tayo mga kapatid, at sa aking bisita ngayon si Brother Alfred Tolentino. Okay, Brother Alfred. Pang ilang bansa na to itong New Zealand na iyong napuntahan? Actually, first time lang dito sa New Zealand. Ano? Dati ako sa ano, bago ako nakarating New Zealand, sa ano ako sa Abu Dhabi, UAE. Pangalawang bansa to sa'yo? Hindi. Pangatlo. Pangatlo. Oh. Salamat sa Panginoong Diyos na pangatlo to. At nakapunta tayo dito. Maraming naghangad na makapunta sila din dito sa bansa na to, kasi mapakinggan natin ang mga pangalan sa mga bansa, lalo na itong New Zealand, magandang tunog, di ba? Oo. Kaso lang, sa winter, sobrang lamig. Na yung mga tao na hindi nila alam ang paghihirap sa mga OFW sa iba't ibang bansa nagtrabaho upang makasuporta sa pamilya, no, hindi nila alam. Pero salamat lang sa Panginoong Diyos, nagpahintulot at ang mga Pilipino kahit sulok ng mundo, nandoon. Mga masisipag. Kahit saan tayo magpunta, doon sa Algeria, maraming Pilipino. Nakapunta din ako sa Taiwan, ang dami din. Nasa Dubai, ikaw Abu Dhabi. Mm-hmm. Ako, anong taon ka doon? 2007. 2009, sorry. Mm. Ako 2008 hanggang 2010. Doon ako sa Dubai dry dock. Ang sobrang init, tiniis ko talaga. Anong bang naramdaman mo doon sa Abu Dhabi? Pariho lang yun kasi nasakop doon sa Emirates, no? UAE, United Arab Emirates. Isa dyan ang Dubai at saka Abu Dhabi. Mga kaibigan at mga kapatid, hinangaan ko ito si Brother Alfred sa sinabi ko, na obserbahan ko siya na mabuting Kristiyano, mabuting ama, mabuting asawa, at responsableng pagkatao. Kanina nabanggit niya na meron siya mga adopted, dalawang adopted at biological children niya, dalawa din. At salamat na mayroong mga bata na medyo kawawa ang kanilang buhay dati, pero natagpuan nila itong ating kapatid na si Brother Alfred Tolentino. Naging masagana o magandang buhay ang dalawang mga bata na parang naabandon sa kanilang mga magulang. At salamat, mayroon din taong ganyan, no, na mayroong mahabagin o mayroong awa sa mga kabataan na handa siyang tumulong, na ngayon ayong nadap mo, Brad, yung sabi mo na
21 years old na, no? Dalaga na siya. Dalaga na niya. Salamat sa Panginoong Diyos. Malapit nang matapos. Tapos na siya. Tapos na siya. Mag-on job training na lang sa caregiver. Biro mo mga kaibigan, naging atapos na sa pagsisikap din sa ating kapatid na nagtrabaho sa ibang bansa, marayo sa kanyang pamilya, at natustusan din ang pangailangan sa yung gi-adapt niyang mga dalawang bata. At salamat sa Panginoong Diyos na mayroon tayo dito, Brad, na babasahin sa kawikaan. Okay. No, tungkol din sa ating pagtrabaho, na mayroong sinabi dito, kawikaan o Proverbs. Basahin ko dito sa Proverbio, Kabanatang 12, sa talatang 11. No, maganda itong mapakinggan natin tungkol to sa mga manggagawa, mga kaibigan at mga kapatid, kahit anong uri tayong o kahit anong trabaho natin, skill natin, no, mga builders. Marami tayong mga Pilipinong builders dito at talagang magandang papel ang mga Pilipino na mayroong skill sa pagka-builder, no? O mga carpenter, na kung wala sila, na wala tayong bahay, di ba? Importante, no? Ang mga mayroong skilled o mayroong alam paano patayuin ang gusali o gusali o bahay. Na dito, mga kaibigan, maganda tong pakinggan natin as Proverbs chapter 12 verse 11. Maganda to pakinggan at mabasa natin. Merong sinabi dito. Basahin muna natin sa English, no? Basahin muna natin sa English. Proverbio o kawikan, kabanatang 12 sa talatang 11. Proverbs chapter 12 verse 11. It says, "He that till his hand shall be satisfied with bread, but he that follows being person is void of understanding." Sa ating Tagalog, siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay, ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Maganda din, magdasal din tayo sa ating mensahe sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid. At salamat sa napakinggan natin sa umagang ito sa kawikaan. Magdasal muna tayo sandali, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa napakinggan namin sa iyong salita. Sa kawikaan, nagsabi na kung mayroong mga kamay na gumagawa ng o sa mga gawain na upang meron siyang maaani sa kamay nagkumilos kaysa mga kamay na walang ginagawa. Panginoong Diyos, salamat sa Espiritu Santo ang siyang maggabay sa aming lahat, sa lahat ng Pilipino at sa mga kapatiran o sa mga kapatid o kapwa Pilipino nga nakatune in sa umagang ito. Salamat, Panginoong Diyos, na ikaw ang liwanag sa aming kisipan upang maunawaan namin ang iyong layunin, pati ang aking panauhin sa umagang ito. Si Brother Alfred, salamat ikaw magpapala sa kanya at sa kanyang buong pamilya, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, kailangan namin ang iyong tulong. Wala kaming magagawa, Ama, kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Merong sinabi dito, kapatid na Alfred, dito sa Bisaya, no? Meron din, basahin ko din sa isang dito lang sa Bisaya muna sandali. "Kadtong nagauma sa iyang yuta, makabaton ug daghang makaon, apan kadtong nagasunod sa mga tao nga walay hinungdan, walay salabutan." Na delikado, no? Sakto gyud, tama
kapag ulitin natin basahin dito sa binasa natin kanina. Siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkaroon ng saganang tinapay, ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Tama. Tama. No? In short term, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Amen. Mm. Kumilos tao, kasi ang Panginoong Diyos handang tumulong sa tao kapag siya ay kumilos. Tama. Na hindi yun maari kapag ikaw malusog pang yung katawan, hingi ng hingi sa ibang tao. Mas maganda talaga na kumilos para umani. Na mayroon pang sinabi dito sa Proverbio, ganun ding pagkasabi. Sa Proverbio, Kabanatang 28, sa talatang 19, merong sinabi dito, basahin natin. Tagalog na lang mga kaibigan, malapit ng ating oras. 5 minutos na lang. Pero salamat kahit papaano ang aking inimbita, inalok dito nga makapunta si Brother Alfred, nakapunta siya. Salamat, Brad. Salamat. Mayroon dito, siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkaroon ng saganang tinapay, ngunit siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao ay madudukhang mainam. No? Delikado pala kapag hindi kumilos ang tao na mayroon naman siyang pwedeng gawin. No? Na ang mga Pilipino kadalasan karamihan no? napadpad tama yung Tagalog, napadpad sa iba't ibang sulok ng mundo. Kahit saan, Pilipino. Na, meron akong naobserbahan, ang mga Pilipino, kahit sa lugar na mainit, matiisin. Doon lang sa dry dock, ang Pilipino, matiisin, sobrang init. Nagkaligo na lang sa pawis. No? Matyaga. Matyagain. Yan ang Pilipino, mga kaibigan, na talagang magsikap para maka suportas pamilya. Brother Alfred, ako ay isang mangaral sa ating Pilipinas. Okay. Sa ating bansa. Pero gusto ko din hindi nang hingi sa mga taong nakikinig sa aking pangangaral. Gusto ko din kumilos. Mas maganda pang ako magbigay kaysa ako palaging pagbigyan at palaging maghingi sa ibang mga tao. Oo, siyempre. Kasi meron akong natuklasan sa isa sa mga ating apostol, si Santo Pablo. Na bago siya nahuli sa mga Romanong sundalo, no? Kasi na laman man natin dati ang mga Kristiyano ay inuusig sa Roman Empire, di ba? Si San Pablo dati isa siyang gumagawa ng mga tulda. No? Pababasa natin yan sa mga gawa ng apostoles sa kabanatang 18 at sa talatang 3-4. Mga kaibigan, na mababasa natin na kahit si Apostol Pablo dati ay kumilos para kumain. Kasi mayroong mga Kristiyano din na hindi mapagbigay. No? Halimbawa sa Corinto, sabi niya, nagpunta si Corinto, nagpunta ako dyan, kumain ako, hindi ko ba binayaran? Boom! Binayaran ko ang aking kinakain. Yeah, mayroon ding mga Galacia, sa Epis, sa mga Epesian na mga Kristiyano, mapagbigay sila sa mga lingkod ng Diyos. Na maganda din kahit mangangaral tayo o naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos ay kumilos din upang hindi tayo umasa sa iba, kasi hindi iyan maiwasan na mayroon ding Kristiyano na hindi handang tumulong sa mga lingkod ng Diyos. Di ba? Salamat
ang mga Pilipino kahit saan sulok ng mundo, mga kaibigan, nagtrabaho, nagsikap upang makabigay ng suporta sa pamilya. Katulad ni Brother Alfred, tinulungan niya ang dalawang abandonadong mga kabataan. Salamat na mirong amang nagsikap para sa kanilang mga anak at meron din na tulungan kahit hindi niya kadugo. Ito si Brother Alfred Tolentino, mga kaibigan. Mabuting Kristiyano, mabuting ama at mabuting asawa. Ano ang naobserbahan mo sa ating mga kasama dito sa Christchurch, kapatid Alfred? So far naman, yung observation ko lang naman dito sa New Zealand since the first time, okay naman siya, wala namang problema sa akin. Sa ngayon, kasi importante lang naman kasi talaga yung pakikisama lang eh. Para ka lang magkaroon ng magandang samahan sa trabaho, pakikisama lang talaga ang dapat lang talagang kailangan. Tanggalin na natin yung pangugali natin na ikakapapangit ng ating reputasyon, lalo pa tayo mga Pilipino. Dapat sa atin magkaisa, magtulungan, malasakit. Yeah, hindi magsiraan. Hindi magsiraan. Tulungan kapag mayroon medyo kailangan tulungan. Kasi hindi asenso. Mm-hmm. Ang bawat isa sa atin pag ganun magiging pamantayan ng ating magiging pangugali. Mm-hmm. Salamat Brother Alfred sa iyong nagpunta ka dito sa ating palatuntunan at salamat sa umagang ito na sana pagpalain tayo ng Panginoong Diyos at ikaw dasal ko na gabayan ka sa Panginoong Diyos, pag-ingatan ka at ang iyong mga pamilya, iyong mga anak, iyong asawa at ang dalawang inadap mo na medyo maganda ang kanilang buhay. Ngayon kasi meron nandyan ka na tumulong sa kanila kahit hindi mo kadugo at salamat ang Panginoong Diyos nagbigay sa iyo ng magandang puso, no, na naawa sa kanila. Mga kaibigan at mga kapatid, sana pinagpala tayo sa umagang ito. Salamat sa mga salita ng Diyos na pakinggan natin mula sa Proverbio, no? Sa Proverbio na nabasa natin na kailangan kumilos ang tao upang meron siyang makain, na hindi niya asahan ang ibang tao na kakahingi, na umaasa na merong magbigay sa kanya. Ang Panginoong Diyos nagbigay sa atin ng kalusugan at gagamitin natin ito sa ating hanap buhay upang masuportahan natin ang ating mga mahal sa buhay. Magpaalam tayo, ibigay ko. Pwede po, mate. Sige, mate. Binabati ko lang yung housemate ko, no? Sila Joel, si Cris, si Ray, si Ambo, at si Alex. Yun po yung mga kasama ko sa bahay na lahat sila okay sa akin at mabait, marunong makisama. Maraming sinong salamat. Alex? Alex. Kasama natin? Peralta. Si Cris din? Cris. Sa Akrak. Ay, kabahay mo pala. Salamat sa Panginoon Diyos, kaibigan natin ng mga kaibigan. Salamat din dito sa pag-imbita dito sa Radio FM. Okay. 96.9. Okay. Magdasal tayo sa sandaling dasal, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat ang aking panauhin, aking bisita, nagpunta dito, Brother Alfred. Salamat, magpapala ka sa kanila, pati sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapwa Pilipino nandito sa New Zealand. Ama, wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. At dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at mga kapatid. Sana pagpalain tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Mga kaibigan, inanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Gilintuang Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Friends FM, kasama ang inyong lingkod, kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ikawalo ng umaga, at maraming salamat po sa inyong pakikinig.